What's going on, mga kadaddy, and welcome back again to my YouTube channel. And I just want to greet you a Merry Merry Christmas and advance Happy New Year. So ayun, ngayon pa lang kami mag-celebrate ng Christmas dito sa amin kasi nga ngayon pa lang kami nakabag off sa aming trabaho. So kasama ko ulit ang aking hipag, nandun siya. At nandito kami ngayon sa isang seafood restaurant dito sa Jerusalem. So ayun, this video will be question and answer portion at the time slash mukbang. So, pasensya na kayo kasi ngayon ko lang masasagot yung mga tanong ninyo. So, mag-start na talaga ako. Okay, so dahil mukbang natin gagawin ngayon, meron tayong mga seafoods. Ito yung mga in-order naman. Meron silang mga crabs, tapos meron silang mga hipon, tapos may mga shell. Okay, so mga kadali, ang first question, bakit mas mabilis magsawa at mapagod ang mga lalaki? Depende pala yun kung ano yung reason kung bakit siya nagbago sa'yo. Kung nakagawa ka ba ng paulit-ulit na pagkakamali, tapos paulit-ulit kang humihingi ng patawad. So, siyempre, sinong tao ang hindi magsasawa, diba? Kahit naman babae, magsasawa kung paulit-ulit mong gagawin yung mga bagay na ayaw ng partner mo. So, para sa akin, hindi lang sa lalaki, hindi lang sa babae, depende yung kung ano yung magiging rason kung bakit nagsawa yung partner mo. Next question. Sarap? Kung may isang bagay kang gustong gawin, ano yun at bakit? Gusto ko makita si daddy ng person ko kasi alam mo, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Gusto ko ipadama yung tunay na pag-ibig sa isang alam mo yun, yung tunay na pagmamahal kay daddy. Parang kumuliwa, hindi ko siya nakita ng personal. Tapos, yun, gusto ko siyang makita ng personal. Wala ko siyang gusto gawin, gusto ko siyang makita ng personal. Yakapin. Next question. Alam niyo, nadidiscuss ako. Kasi ang pogi nung nasa harapan ko. Pogi niya, Mare. So, next question. Biggest regrets. So, siguro mga kadadi, ang biggest regrets ko ngayon 2019 is yung magtiwala sa isang tao na hindi naman niya deserve yung tiwala na binigay mo. Hindi ko sinasabing si daddy yun, pero sino pa ba, di ba? Parang ginawa niya lahat para makuha niya lahat yung tiwala ko. Kasi hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako magpo-post, hindi ko sinipo-post, or whatsoever. Kung hindi niya ako ginawa ng pangit, di ba? Actually, kaya ko namang hayaan na lang yung pera eh. Pero the mere fact na binastos niya yung hipag ko, binastos niya yung kapatid ko, binastos niya yung isang kaibigan ko, Hindi yun katanggap-tanggap. Kilalaan natin silang mabuti. Tapos, when it comes to money, pag-isipan natin mabuti. Kasi, hindi naman natin pinagulot yung pera, diba? Yun yung biggest regrets ko ngayon 2019. Kaya nun ako. Namimingwit sila ng crabs. Sorry ha, kung hindi nga ako masyadong naririnig kasi mainit. So, sabi nila, kapag daw may allergies ka, kainin mo lang. Oh my God. Eggs. Meron din pala kaming paganto. Oh. Sumipiting po yung titi. Sir, next question. Sabi niya, live or stay sa isang relasyon na ikaw na lang yung natitirang nakatayo at yung isa sumubunan. Siguro sir, alam mo, ayun may nanghimingwit ulit. Kung subukan mo umupo, kasi di ba nakatayo ka, so nakahirap mo, di ba? So, umupo din. So yun, syempre, mahirap kapag iniwan ka na ng taong mahal mo. Pero kung umaasa ka pa na magkakabalikan kayo, huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kasi napapansin ko, sa mga magkasintahan na naghiwalay, like for example yung lalaki, pupunta siya sa bar, makikipag-inuman, tapos makikipag-selfie sa mga babae. Ina-upload niya sa Facebook para makita nung ex-partner niya na, "Uy, ako yung sinayang mo." Pero mali yun, maling pamamaraan yun. Kung umaasa ka pa na magkakabalikan kayo, panindigan mo,
hintayin mo maging okay kayong dalawa. Bigyan mo siya ng space, bigyan mo din yung sarili mo ng space. Tapos, isipin nyo kung talagang kayo, edi kayo, di ba? Bigyan mo lang siya ng time para makapag-isip-isip. Pero sabi ko nga, kung wala na talaga, edi it's time for you to move on. And, mahalin mo yung sarili mo, tapos kapag ready ka na ulit makipag-relasyon, edi makipag-relasyon ka ulit. Hindi siguro, mag-focus ka na lang muna sa trabaho mo. Tapos mag-focus ka na lang muna sa family mo, gano'n. Alam mo, enjoy mo yung buhay single, gano'n. Diba? Gano'n. Okay, so last question na tayo. For you, when is the right time to get married? Para sa akin, I will answer it in a practical way. Kasi, ang daming nagsisisi kapag nagpapakasal sila. So, practical na answer ko, kailangan number one, you are financially stable. Tapos, kapag financially stable ka, that includes you have a decent job and also you have a monthly income. Kasi alam nyo, ang pagpapakasal, hindi siya kagaya ng isang kanin na kapag mainit, kagaya nito, pwede mo luwa. Ang pagpapakasal, hindi siya kagaya ng pagkain ng mainit na kanin na kung napaso ka, ay pwede mo luwa. Kapag pinaplano mo na magpakasal ng partner mo, meron ka nung tatlong sinabi ko. Kasi kung wala ka pa nun, please, huwag muna. Kasi ang dami na susirang relasyon kapag padalos ng mga ginagawang desisyon. So kailangan, hinay-hinay lang tayo sa pag-decide. At kung alam mong handa ka na, tapos okay ka naman na, na-enjoy mo na yung buhay binata at buhay dalaga. So, yun. Dapat financially stable ka, may trabaho ang maganda, may monthly income ka, para yung bills ninyo every day or every month, eh, may pambayad ka. Kasi kung i-asa nyo sa parents nyo, my goodness, please don't. Sana nag-enjoy kayo bago matapos itong 2019. And salamat sa lahat ng mga nanonood sa aking vlogs. And sana mag-stay kayo hanggang sa marriage natin yung kailangan natin marriage. Dito pala sa Israel, share ko lang. Yung mga Jewish, gusto lang sa-celebrate ng Christmas. Mga Christians and mga Arab Christians ang mga nag-celebrate ng Christmas. Mga Russian. So ayun, hindi sila nag-celebrate ng Christmas. Tsaka New Year. Kasi may sarili silang theme. Ng mga shell. Tapos medyo nangangati na yung ganitong part ng aking mukha. So ayun mga kadaddy, maraming salamat po sa pagsama sa aking vlog. And sana nag-enjoy kayo. At excuse me. May natutunan kayo sa Q&A natin ngayon. At saka sana naririnig niyo ako. Kasi masyadong maingay.
Kung bago ka lang sa aking channel, huwag sana kakalimutan mag-subscribe, like, and share. At i-click mo na rin yung notification bell below para ma-notify ka every time mag-upload ako na bagong video. So ayun, maraming salamat ulit. And Merry Christmas and Advance Happy New Year.